Magandang araw. Ang pag-aaralan natin ay karugtong noong nakaraang aralin, mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Suriin ang nasa larawan. Ano sa tingin mo ang ipinapakitang mensahe sa nasa larawan? Magkaroon muna tayo ng maikling laro. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Mayroon akong larawan ng mga bulaklak dito. Maaari mo bang ilarawan ito? Ang babasahin nating kwento ay tungkol kay Vanessa at ang kanyang mga halaman na isunulat ni Binibining Silver May Mogar. Nasiyahan ka ba sa kwentong ating binasa? Naunawaan mo ba ang kwento, mga bata? Kung gayon, sagutan natin ang mga gabay na tanong. Paglalapat at pag-uugnay, balikan ang kwento ni Vanessa, sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Pagkatapos natin basahin ang kwento ni Vanessa, basahin naman natin ang kwento ni Paolo, ang batang bida.
Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Sagutan natin ang mga gabay na tanong. Pagsasanay, basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Sa isang bond paper, mag-drawing, o gumawa ng larawan na nagpapakita ng mapanagutang sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman o advokasya na panatilihing malinis at maayos ang paaralan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Pagninilay sa pagkatuto. Pagsusulit, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sa patlang.